Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong maisipan ni Moira na lumabas sa kanyang room kung kaya't agad itong nagtungo itong si Moira sa customer care. At dito nang makita nito ni Moira na nag-uusap ang mga nurse at itong si Dr. Prado sa kadahilanan, na agad naman din itong naisipan ni Moira na lapitan itong mga empleyado ng Epix Medical Hospital. At dito dinig na dinig nito ni Moira ang mga sinasabi na patay na umano itong si Yula at imposible umano na mahahawaan itong si Doktora Annalyn Santos, dahil si Doktora Annalyn Santos umano ang tumutulong kay Doktora Yula. Kung kaya't front umano itong si Doktora Annalyn Santos sa virus. Sa kadahilanan ng marinig nito ni Moira ay agad naman din itong lumayo itong si Moira, at habang naglalakad ito ay labis-labis nitong ikinatuwa ni Moira ang kanyang naririnig, at mabuti nga umano na sana mahawaan si Annalyn ng virus upang wala na umanong kaagaw pa itong si Zoe sa Epix Medical Hospital. At dito agad naman din itong naisipan ni Moira na puntahan ang San Rigado Hospital upang ang alamin nito ni Moira kung totoo nga ba umano ang mga narinig nito. At dito ikinagulat naman din nito ni Zoe nang kanyang makita ang kanyang mami kung bakit umano ito nagpunta pa sa Rigado Hospital, na alam naman umano nito nang kanyang mami na na-confine umano ito sa Epix Medical Hospital kung gusto ba umano nito nang kanyang mami na mahawaan ng virus. At dito tuwang-tuwang nga itong si Moira nang kanyang makikita itong si Annalyn na duguan, kung kaya tagad naman din nito kinatok ni Moira ang salamin. At agad naman din itong sinabihan ni Moira itong si Annalyn na buti nga umano kay Annalyn at sana mamatay umano ito katulad ni Michael, upang wala na umano itong kahati pa itong si Zoe sa Epix Medical Hospital. Kung kaya't ikinagulat naman din nito ni Dr. Lindon ang kanyang makita kung sino ang kausap ni Doktora Annalyn Santos, kung kaya't agad naman din itong inawat ni Dr. Lindon itong si Annalyn na lumayo umano ito kay Moira at wag na umano nitong kakausapin ni Annalyn upang hindi umano ito masaktan. At alam naman umano nito ni Annalyn na hindi umano maganda ang loob nito ni Moira sa kanya, kung kaya't iwasan na lamang umano nito ni Annalyn. At dito agad naman din itong iniwanan ni Annalyn itong si Moira, at habang papalayo itong si Annalyn ay pinagmamasdan naman din ito ni Moira, at agad naman din itong nagsalita itong si Moira na sana umano hindi na ito gagaling pa itong si Annalyn upang makaganti umano siya sa kanyang napakabalik bait na asawa na itong si Dr. Tanyag, na pinaanald umano ang kanilang kasal dahil umano sa ina ni Annalyn na itong si Linit. At ayaw umano nito ni Moira na maging masaya ang buhay ni Dr. Tanyag, kapiling umano sa kanyang anak na itong si Annalyn at ang ina nito na itong si Linit. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.